Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Welcome to our part 2 sa ating pagpalit ng water pump at saka compressor. So ngayon guys, ang gagawin natin dito, install natin yung ating water pump at saka compressor. At saka re-refillan din natin yung aircon system natin ng ating prion or tinatawag na gas for aircon system. So yan. Ayan. Yung bagong water pump natin. Yun ang bagong water pump. At saka ito yung gasket na install natin sa kanya. At saka yung mga o-ring sa mga tuning. Palitan natin ito ng o-ring. Tatanggalin natin ito. Lalagay natin dito. Palitan lahat ng o-ring. Tatlong o-ring yan kasi yung isa doon. Sa loob. Okay. So yun guys. This video. At bago kong maano, ito yung machine ng yan ang machine ng aircon natin. Yan guys, install na natin yung isang o-ring. Makikita nyo dyan, parang may mga parang ano ng o-ring. Kasi yan ang lock nya. So hindi na natin kailangan lagyan ng silicone. Okay, hindi na natin kailangan lagyan ng silicone. Yan. Okay. Lagay natin, tatanggalin natin ito. Ikot-ikotin nyo lang, punutin nyo, madali lang. Lower hose to ng radiator. Connected siya sa radiator. Ito yung papunta sa water pump natin. Ito yung side na papunta sa radiator. So ito yung o-ring niya. Gago din. So para pumasok siya ng mabilis, lalagyan natin ng spray. Starter din naman siya. Kaya hindi niyo pwede. Starter din naman siya. Kaya hindi diretso yan sa loob. So may starter. Okay. Yeah, pwede niya. Okay lang maikot-ikot. Walang problema. Okay lang maikot-ikot. Wala yung problema. So yun. So buo na natin siya. Yeah. So yung sa loob na naman ang papalitan natin ng o-ring. Ito dito. Yung nasa yung hose dito. Papalitan na naman natin. Okay. Papalitan natin. Ito yung papalitan natin. Ng ori. Dahil lang naman tutanggalin. Thank you.
palitan na natin. Palitan natin yung sa ilalim na lower part na ating radiator hose ng O-ring. Okay, kakabit natin yung water pump. Pupunasan natin siya para dumikit yung kunting silikon na nilagay natin. Kasi pag may ano pa yan, may kulang pa yan na tumutulo. Mayroon pa ikitin. Pag nag-a-apply kayo ng ano, ng silicone or selan, siguraduhin yung lalagyan nyo walang oil or mga pasa-pasa para dumikit mismo yung silicone na nilalagay na selan. So yung lalagay natin, kunti lang naman kasi bago naman yung mga o-ring natin. Okay, pero yung mga o-ring na nilagay natin sa mga tubing nya, yun na yung kailangan, tinyo na yun kailangan lagyan ng silicone or selan kasi fix naman yun. Okay, so yun. So yung O-ring na pinasok natin kanina, isprehan natin para andali siyang pumasok. So yun, papasok natin to. Yun, hindi din yung didiretso doon sa loob kasi may stopper din siya. Kita niyo, may stopper din siya, yung parang ano doon, ayan. Yeah, kung saan lang yung ano niya, doon lang yan. Tapos ito dito. Yan. Ganyan siya. So, yan ang water pump natin. Lalagyan natin ng water. Ang mahirap lang naman mag-install yung sa ano, sa mismong sa mga block ng mga external parts niya dahil sa sensitive yung block natin, lalo na pag aluminum. Pag metal, wag lang na din kayong magpampante kasi mahirap din yun pag nabasag yung block pag sobrang taas ng bolt. So yun guys, higpitan na natin to kasi tapos na natin. Pag nag-install kayo ng mga bolt, kamayin nyo muna. Okay, yan, higpitan natin. Kung nakalagay na ito sa manual, pag nag-replace ng water pump, please tanggalin yung muffler ay yung exhaust manifold niya.
Yung Pilipino ako. Pilipino tayo eh. Tapos, natatanggalin ko yung exhaust manifold niya. Baka magproblema. Kasi yung exhaust manifold niya, puro na kalawa. Kaya, ito na lang. Yung cover na lang ng ano, cover na lang ng exhaust manifold ang tinanggal ko para mapasok ko yung range niya. Yan, ikita na natin. So, isang bolt na lang dito sa bracket ng ating lower hose. Yan. I-install na natin. Minsan nyo ano. Okay. Yan. Tapos na tayo sa water pump. Yung hose nandyan na. I-install na natin. So, yun guys. So, install na naman natin yung bracket natin. Ito yung bracket ng adjuster ng belt para sa ating air compressor. Adjuster yan ng compressor. Yan. Belt ng compressor. Adjuster natin yan. Higpitan natin yung bolt ng ating bracket para sa compressor. Itong bracket na to, yan ang ano, dyan may lalagay yung mga harness niya para hindi makain ng belt. Okay? Dyan nyo ilagay yung harness niya. Yan. Huwag nyong kalimutan to palagi. Huwag nyong sirain to pag nagtanggal kayo. Kakairita to tanggalin kasi matigas. Ito. Kakairita yan. Kasi yung lock niyan, apat. Pero huwag nyong baliin to. Kasi pag binali niya, walang maghahawak sa harness niyo. Posibleng makain ng belt. Okay. Ang mga bagay na mga parts ng sasakyan o makina, huwag niyong maliitin. Kasi hindi naman nilagay yan dyan na walang gamit. Lahat ng parts ng makina, parts ng sasakyan, may mga gamit yan. Okay. So yun guys, na-install na natin yung bracket. So, compressor na naman yung i-install natin. Tapos na tayo sa water pump. So, compressor na naman, i-install natin. Dahil compressor yung install natin, ilalabas natin na yung mga hose ng ating compressor.
ito yung linya ng high pressure. Yung kumakita nyo sa 1, ito sa 1 marking doon sa part natin, ito yung number 1 high pressure. Ito yung number 2 nakalagay doon sa ating part 1 na hose. Yan ang high pressure. Yun to, yun ang low pressure. Ito, yung 1, ito yung high pressure, ito yung low pressure. Low pressure to. Ito, yung nakalagay sa part 1 natin, itong ano, ito. Yun, number 2 yan doon sa part 1 natin. So, ibig sabihin, yan ang low pressure. Tapos, ito, number 1 yan doon sa ano natin, sa part 1. Itong hose na to. Yan, ito. Yan ang high pressure. From condenser, ito si high pressure, connected yan sa compressor. Itong hose na to, compressor line, going to condenser, then to receiver dryer. Pagkatapos yan sa receiver dryer, pupunta yan sa expansion valve. Tapos, ito naman si low pressure, yan. Si low pressure, palagi yung cap niya, nakalagay L. Yung cap niyan. May cap yan, ayun. Ito yung cap niya. Ang nakalagay niyan, L. So, low pressure siya. From compressor, going to expansion valve. So, yun ang connection niya. Tapos, si high pressure, always nakakonik sa kanya. Si high pressure, always nakakonik sa kanya si pressure switch para sa compressor. Okay? Si pressure switch ang magbibigay ng switching para umikot yung magnetic clutch natin. Okay? Pag na-switch niyo na yung easy switch dun sa loob. Okay? Hindi rin iikot yung compressor natin pag walang gas or freon na tinatawag natin. Okay guys, install natin yung compressor. Ayan eh. Explain ko lang. Yan guys, yung o-ring ng low pressure natin, papalitan din natin yan ng bago. At saka yung sa high pressure natin. Yan, papalitan din natin yan ng bago na o-ring. Pag nagtrabaho ka ng aircon, kung ano yung o-ring na dapat palitan na tinanggal nyo na, papalitan nyo. Okay? Huwag nyong i-ano lang na ibalik lang yung o-ring. Kasi magkukoso yan ng leaking ng ating aircon system. Or yung gas natin. Or prio natin ay maglilig. Okay? Magkukos siya ng aircon system leak. Okay guys. So yan, papalit natin ang mga o-ring. Ayun na nga guys, papalitan natin ng o-ring yung low pressure. Bago yung papalit natin low pressure, yan low pressure line. Okay. So, tapos susunod natin itong high pressure o-ring.
matigas na nga pala to siya. Gagamitan natin ng force para matanggal yung ori. Yan ang luma. Papalitan natin ng bago. So ito na yung bago. Papalit natin sa kanya. Ganun lang maglagay. Pasok na siya. So install na natin to. So yun guys, napalitan na natin to ng o-ring. Kaya ilalagay na natin yung install na natin sa compressor. Okay? Install na natin sa compressor. So yun guys, na-install na natin yung bolt ng mga tube natin. Ito yung ano, sa high pressure, always yung ano nya, marking nya is D. Yan, D. Kita nyo, yan D. Tapos yung sa low pressure, may marking din nya na S. Yan. Yan, yun. So yun, na-install na natin. Ayun, pati yung mga socket nya, na-install na natin. So, yun. Yun, yung mga socket nya. So, install na natin ngayon yung belt. Okay, tapos papakita ko din sa inyo kung paano mag servicing ng kanyang system. Okay? With gamit ng machine. Gamit ng machine ng aircon system na panglinis. Okay guys, so install natin yung belt. Now na. Nakikita nyo na lahat yung buwat na nahumawak sa compressor pump. So yan, na-adjust na natin. So ang gagawin natin, higpitan natin lahat. Okay? Ayan guys, tapos na tayo mag-adjust yung sa alternator para connected siya sa water pump natin. Okay. Pag nag-install kayo ng belt, kung sino yung pinaka una nasa loob ng pulley natin, yun ang unahin nyo ipasok. Kasi pag nauna na yung nasa labas, gaya nito, yan,
yan ang dalat ng ano naman natin, compressor. Pag nauna niya yan, napasok niya, ito mapapasok. Itong nasa, ano, nasa loob na belt yan. Kaya, unahin niyo yung pinaka nasa dulo ng pulley natin. Yan, alternator, tapos na yung adjustment niya. Ito yung bolt niya pang higpit yan. Yung number 14, yun na sa ibaba. Yung sa taas naman, number 12. Mamaya natin higpitan yun pag ganun tayo. Pag tapos na tayo sa lahat sa ilalim. So, unahin natin dito lahat ilalim. So, ayan. Pina yan. Water pump natin bago na. Yan. Yan, compressor. So, ayan. Higpitan na natin yan lahat. Ito yung dalawang bolt niya. Sa ilalim. Tapos ito naman sa adjuster. Sa gilid, yun ang adjuster lock niya. So, okay na tayo guys na finalize na natin lahat. So, ang gagawin natin ito, mag-refill tayo ng coolant, tapos sa aircon gas natin. Mag-refill tayo at mag-cleaning tayo ng system ng aircon system natin. So, yun guys. Yan. Finalize na tayo lahat. So, meron pa tayong isang hose na i-install yun sa ano, tinanggal natin kahapon. Install ang dali naman yun. Tapos ito, higpitan nyo ito kasi dito naman tayo nag-drain. Dito tayo nag-drain. So, higpit na siya. So, sa naka-position, yun natin na balik. Guys, magpa-final na tayo kasi papaandar na natin siya at magre-refill na tayo ng coolant sa kanya. So ngayon, babalik natin yung cover ng exhaust manifold niya. Yan, yung mga socket na yun. Yung socket na yan, ibabalik na natin. Connection yan sa oxygen sensor. Ngayon, babalik na natin yan at saka higpitan na natin yung sa taas na bolt tensioner ng ating adjuster ng ating alternator belt. Yan. Ay nag-iisang bolt. Yan. Higpitan na natin yan. Kaya guys, so, tuturo ko rin sa inyo mamaya kung paano mag-operate ng machine at mag-cleaning ng system ng ating aircon. Ang purpose lang naman ito, bakit pinalitan natin ng water pump at saka compressor. Yung compressor, yung masira sa kanya is magnetic clutch niya. So, ngayon, nag-recommend kami ng magnetic clutch, pero sabi ng may-ari, mas mura kasi yung buo. So, kaya buo yung pinalit sa kanya. Tapos yung ano natin, yung water pump natin, nareplace natin siya dahil sa leaking. Makikita nyo naman, oh, yan. Yan ay galing sa belt na yung tubig na tumaga sa water pump, tumatama sa belt. Kaya tinatama ni belt sa lahat ng mga parts sa front engine. Diyan siya tumatama. Yung mga tubig na tinutulog ni nag-leak kay water pump. Yan. Ganyan. Yan. Yan. Tubig yan. Kaya, nag-recommend na din kami na palitan na lang. Okay? Kahit hindi naman tumataas yung ano niya, tumataas yung temp niya. Pero, recommended na kasi yun kasi nag-leak yung water pump natin. So, wag nating hintayin na lumala. Kaya, need to replace.
Okay guys, so ngayon magpapanalyze na tayo kung gagana ba lahat ng nilagay natin. So yun. So mamaya tuturo ko rin sa inyo gamit ng machine kung paano maglinis, paano mag-operate ng machine ng aircon na pang cleaning sa aircon system natin. So yun guys, so magre-refill lang tayo ng radiator coolant. Hindi kami naggagamit dito ng tubig, coolant ang ginagamit dito. At tinatawag nila na LLC. Okay? So, let's start guys. Huwag natin patagalin. So, bago ako maglagay ng coolant or paandarin ang sasak ng makina, ibabalik ko muna itong oxygen socket at saka yung cover niya sa exhaust manifold niya. Okay. Guys, na-install ko na yung insulator o cover ng ating exhaust manifold at saka yung socket ng oxygen sensor. So, magpa-finalize na tayo, lalagyan na natin ng coolant para mapa-start natin yung makina. Okay? Tapos yan. Yung sabi ko sa inyo kanina, tapos na yan. Nakikita nyo pa na. Nakikita na yan. So, bago nyo pa-andarin yung makina, check nyo lahat para finalize, hindi kayo magka-problema. Baka may mga bolt na maluwang pa, hindi nyo pa na-double check or na-confirm na tapos nyo na. So, kahit i-3 beses nyo i-check yan para sigurado ang trabaho. Okay, walang mintis. Okay guys, so ngayon, talagyan na natin siya ng tola para mapaandar na. Okay. So yun guys, install na natin yung para sa connection ng ating machine sa low pressure. Yan ang gas ng laman ng ating machine. Yan ang laman ng machine natin na gas. 2.4 kilograms. So, doon tayo sa... Hindi ko alam ang kanji yan. Isa alam ko yan. Okay. Pasok tayo. Hindi to hybrid. So, dito to standard. Enter. Vacuum. Ito, yung ano... Yung vacuum natin is 15 minutes lang kasi hindi naman to dual aircon. Okay? Pati ito mababa. Pwede mo kasi yung taasan. Pwede mo yung taasan. So 15 lang tayo. Kasi hindi naman to double aircon. Hindi naman to malaki. Maliit lang to na aircon. Ayan. So ito yung oil na ilalagay mo. So kung ilan ang nakalagay dito, may percentage yan, 3%. So, ano mo dyan, sa 3%, ang 330. Diba? May calculate din kami dito. 350 times 3%. Yan. 10.5. So, 10.5 ang ilalagay natin dito. I-import. Okay. 11. Yan, wala nang 0.5 kasi ito. So yan, 11 lagay natin. So dito, 350. Kasi 350 naman itong ano natin, percentage natin. 350. Okay. Yan. Yan na. So, pag yan na ang naka, ano, ito lang yung controller niya. Enter, ganun. Pag mali ka, pwede may cancel. Okay. Ito printing niya. Ito yung papel ko. Okay, so yan, start natin. Ang trabaho niyan, yan lahat. Yan ang trabaho niya. Ito yung oil. Katapos niya na-perform ito, maglalagay siya ng oil niya. 350 na gas. Okay, start. Yep. Babakuin niya siya.
So, ibig sabihin, wala nang leak. Walang leak. 1,000. Yan. Walang leak. So, mamaya, may leak piece din to. Pag hindi nag 1,000 tong low or high, pag hindi nag 1,000, ibig sabihin, may leak ang linya. Okay? Yan ang indicator. Huwag kayong maglalagay, hindi specific ang sasakyan na. Kaya nga meron siyang ganito. So ngayon, ang gagawin natin habang nag-aano siya ng hangin, magpapa-under tayo ang makina na naka-off yung aircon system natin. Naka-off yung system. Okay. So let's start. Kasi i-observahan pa natin yung yun ang maganda sa may machine. Kasi pwede tayo mag-off. Pwede tayo mag-double double yung trabaho natin. Pwede dublihin para mas madali yung trabaho natin. Okay? So, papa-underin natin. Okay. So, yun guys. Habang naka-underin yung makina natin, walang yung wala pa, hindi pa uminit, kaya hindi pa nagbababa. Pag uminit na yan mamaya, multitasking tayo. Multitasking para madali matapos yung trabaho. Habang naglilinis, nag-o-observe yung cooling system natin. Okay? Multitasking. Siya, try nyo lang talaga yan na mawala yung babon. Mamaya pag uminit yan, magbababon yan kasi na pumapasok na yung tubig yung sa loob. Yung hangin doon sa loob, ilalabas nyo na yan. Babakin lang yan ang hangin na, magbabakin lang yan ang hangin. Wala pa yung magdadagdag ko. Para malali yung minute. Baka malito kayo ha, kasi doble yung ano natin, multitasking tayo ngayon. Baka malito kayo. Itong ano, itong coolant, iba yan. Iba yan sa makina. Yan ang cooling system. So, yan ang nilalagay sa coolant. Ayan ang nilalagay sa cooling system natin na tubig. Coolant. At dito, yung coolant dito, by grades yan. Dito sa amin, kasi hindi naman masyado dito nag-a-ice talaga. Minimal lang dito. Hindi nag-ano. So, yung coolant grades namin, nasa 30% lang kami. Hindi kami, hindi sa ibang lugar, gaya ng Hokkaido, almost 50% sila. So, ibig sabihin, almost ano na, 50% yung coolant na chemical, at saka yung tubig niya is 50%. So, almost kalahati na sila. Okay? Dito sa amin is 30%. Yan, trajector yan ilalagay yan. Diba yan? Yan ang cooling system natin. Kasi water pump din naman, pinalitan natin. Kaya nga sabi ko, multitasking tayo. Okay? So, itong hose na rin, at saka itong kulay, ano, blue.
Yan ang ginagamit sa aircon system natin. So ibang system din yon. Hindi yon magkasabay. Hindi yan kasama ni water pump. Ha? Compressor yung pinalitan natin. Compressor din kasi yung sira. Sira din yung compressor. Yung compressor, yung sabi ko nga kanina, maingay yung magnetic clutch niya. So ngayon, pinalitan ng buo. So, dahil nagpalitan ng buo, ganyan ang nangyayari. Nilinisan na natin yung system gamit ang machine. Okay, huwag kayong malito. Mag-ride lang lang tayo ngayong video na ito. Okay? Iba si coolant, iba ang aircon system. Iba ang cooling system, iba ang aircon system. Okay? Huwag kayong malito. Multitasking lang tayo ngayon. Yung makina natin, kaya hindi pa siya nagbababo. Hindi pa na-open yung thermostat. O-open yan pag nasa tamang temperature na. Although ngayon, malamig pa kasi ngayon din. Kaya matagal ko uminit kasi malamig pa. Kaya nire-ride ko na lang siya para mas madali siyang uminit. Ngayon guys, kanina nagbabakyan siya. Ito ngayon ay leak test. So lahat siya nag 1,000. So hindi sabihin walang leaking system. Okay? So yan. Test ito. Iwan ko yung panjig. Basta ito, test drive. System leak. Yan. So hindi sabihin walang leak yung aircon system natin. Okay? So 10 minutes to eh. 10 minutes to. Kanina. Sinet natin sa 10 minutes. Yung vacuum kanina is 15 minutes. Kaya yan. Nag 1,000, high at saka low. So hindi sabihin walang leak yung system natin. Okay. Yan guys, may bubbles pa na lumalabas. So, kakunti-kunti na lang yan. Kakunti-kunti na lang. So, hintayin nyo, nalaman din natin yan kung may bubbles pa o wala. Kung may bubbles pa yan, so ibig sabihin, hintayin lang natin ang lumawala yung bubbles niya. So yan, hintayin nyo na kung dito yung kasi wala pa naman siya tutamang temperature. Okay? Wala tayong makikita doon sa loob sa dashboard kasi electronic yung ano. Kumbaga, ano lang yung gauge nito. Ano lang yung red at saka blue. Pag malamit pa siya, blue. Pero pag mainit na siya, nasa normal, mawawala yung blue. Tapos pag nag-overheat siya, red yung blue. Okay? So yun guys, tapos na siya nag ano, tapos na siya nag refill ng oil at saka gas natin. So ang naka-indicate na lang sa kanya is enter. Pagkatapos ng testing niya, automatic yun, maglalagay siya ng automatic yun, maglalagay siya ng oil at saka brio natin. So yan, yan ang pagkatapos niya maglagay, yan ang mag-indicate agad sa kanya. So ang i-ano nyo, ipipindutin nyo dyan is enter lang. Ito lang pipindutin nyo. Yan. O, babalik siya sa menu niya. Home. Home yan ang home. Home. Okay? So guys, tapos na tayo sa aircon. Kaya tatanggalin na natin yung mga connection niya. So yun guys, hindi nagka-problema tayo. Nagka-problema tayo konti dito sa compressor natin. Hindi umikot. So ngayon, tingin na namin yung fuse box. So ang nakita natin is putol yung compressor ng fuse. So ngayon papalitan natin. Ito yung compressor. Ito yung compressor fuse. Yan. So papalitan natin. Naputol ata to. Naputol talaga to dahil sa grounded na yung ating magnetic clutch. Ito siya. Ito yung magnetic clutch natin na dati. Ano? Grabe nakatikip. Pag init nito, na-grounded, yun. Naputol. Naputol ng fuse. Okay? So yan ang cause nyan. Kaya naputol yung ano natin. Fuse natin. Kasi na-grounded yung lumang compressor. Okay? So yan lang ang problema natin ngayon. So ngayon, papalitan natin ang fuse. Na 10 amps. Okay guys, yan. 10 amps lang naman yan. So, papalitan natin yung bago. Dahil naputol yan, dahil dito. Okay?
Okay? Ito yung luma, ha? Ito yung luma, hindi yung bago. Yung bago nandun. Kaya hindi make up yung bago. So guys, wait nyo lang. Papalitan natin. Yung compressor. So yun guys. Napalitan na natin ng fuel. Na gumana na yung compressor natin. So yun. Okay. Yun. Yun. Gumana na yung compressor natin. Yun ang nakulat ka yan. Yung number 10. Yan. So yan, bago na yan. Kaya gumana na yung compressor. Guys, okay na. So, limit natin is yan, 11 degrees outside temp natin. So, ngayon, naka-on yung aircon natin, 18 degrees. So, titingnan natin yung temperature gauge na ilagay natin. Malamig yung aircon guys, okay na yung aircon natin, gumana na yung compressor, yung lamig nya okay na, so wala na tayong problema, so okay na to. So guys, yan, okay na, lamig lang sa loob nyo natin. Guys, kung pa-finalize tayo, anti-taking tayo ng mga leak at saka sa compressor. So far, okay naman, walang leak. Pati sa water pump natin, walang leak. So okay na yung ginawa natin. Malamig na yung aircon, may heater na siya. So, we all done. Okay guys? Okay. Okay, hanggang dyan lang yung video natin at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-comment kung anong gusto niyong video.